Magandang tanghali mga kabendo at mga kalwash. So for today's video po ay magtetesi ko ako nitong aking dalawang pa-order. Ng itong isa ay kay Sir Nico ng Masbate at si kay Sir Rod ng Buena Vista. So for testing po sila today. So ini-ready ko na po 'yan. Kahaba masyadong video pagka hindi ko ini-ready agad. Ang tubig po nakakabit na. Sa kanya ng tubig. Ganyan ang tubig, ganyan ang hangin, ganyan ang hangin. So sa tubig po, dapat po fit na fit, maayos. Mas maganda po kung garden hose para pasok po agad doon sa ating PT. Tapos huwag kalimutang higpitan. Ising po ng kawad. Para hindi po mabunot, sayang ang tubig pag nabunot po yan. Ganun din po sa hangin, iwasan ng may singaw. So, dapat po walang singaw. Kasi makaka-apekto po yung napasok ng hangin dun sa tangke. Ihina ang pasok ng hangin. Ganun din po sa mga linyang ito, dapat po walang singaw. Yan, wala po dapat singaw yan. Kung halimbawa man po may singaw po yan dito, sa mga ganito sa ano, dahan-dahan lang po ang paghihigpit. Kasi kagaya po nito, glass lang po ito sa pump natin. Pwede po yung mabasag pagka masyado yung hinigpitan. Dahan-dahan lang po. Pinakain ko na po yan ng 500 ml na shampoo para hindi rin po matagalan. So yung punting-kaunting ngayon ay pan-testing ko. Bali, isa po ang aking pan-testing na outlet ko. So ililipat ko na lang mamaya doon sa kabila. Pan-testing po tayo. Nilagay ko na rin po sa bendo para isang minuto na isang minuto. Hawakan po natin ang ating camera para makita ng maayos. Tunay yung tem ay ito ang isa. Yan. Check. Tubo muna isa kay Sir Nico. Check na lang po natin ang konsumo. Yung sa konsumo po, naseset po yun ha. Pwede pong malakas, pwede mahina. Nasa sa inyo po. Kumura lang po ang shampoo sa palagay nyo. Yung 20 liters nyo, tatagal ng isang buwan. Okay po yun. Kung mas mapapatagal nyo ng higit sa isang buwan, mas maigi po yun. O depende po sa konsumo. So, settings lang po yun, yung kain po ng shampoo. Adjustable po. So, sa container naman po, shampoo container, kung kaya nyo yan, 20 liters po yan, mas matagal pong gamitin. Kung kaya nyo naman ng drum, mas maigi po, pang matagalan. Hindi naman po mapapanis yan, kasi yan po ay nakahiwalay. Saka lang po siya lalahok sa tubig kung naghulog na kayo ng pera. Kaya walang panis po yan. So, testingin po natin. Check na lang po ang konsumo. Hindi na dun sa paghuhulugan ko. 1 minute po lagi, 1 minute. Yan, kagaya po yan. Masyado pong kaunti ang konsumo. So, kakatitinghalos po. I-adjust po mamaya. I-re-retest po natin siya para sigurado. Pero kung titingnan nyo naman po, dahil nga po naglagay na ako ng 500 ml. So, malinaw na po yan, yung shampoo na yan. Isang minuto lang po ha. Tapat na po yan sa isang motor. Mas maganda po kung mapapakonsumo natin ang motor ng dalawa man lang. Para hindi po tayo talo. Sa kotse po, at least 3 o 4 na konsumo, mas maganda po. Para kumbaga po yung kita natin ng ating iintindihin, hindi po yung nakakadami sila ng nakakaalwan sila ng husto. Eh, kasi syempre may pambili po sila sa sasakyan eh pang shampoo man lang, syempre provide na nila 'yon. So maganda po, maganda yung sa minuto. So i-adjust lang po yun dito para kumonsumo. Adjustable po yan. Konting-konti lang pong adjust. Para kumonsumo yun. So pag napalakas po, ibalik nyo lang. Ganun lang po yun. So testingin po ulit natin para sigurado. Patatapusin ko lang po yung aking compressor ng pagkarga. Kasi medyo maliit po yun. Pwedeng mabitin. Pero hindi naman po basta-basta nabibitin. Kumbaga mas maganda yung medyo pinapahinga ng konti. Tingnan po natin kung kukusumo.
baka mamaya napalakas naman yung settings ko. So set lang po ng set. Kumbaga sa una lang niya naman yung gagawin niya. Pag nakuha niya na yung gusto niyo settings, yun na po yun. Pagagamit niyo na lang, tuloy-tuloy na. Pag naubusan ng shampoo container niyo, kalga lang ng kalga. So ano lang po yan, fully automatic na nga po. Kahit isang buwan yung mahigit bago bisitahin, wala pong problema. Kumbaga, habang nagtatrabaho po kayo, hindi nyo siya alalahanin. Malaking bagay po. Ito pong mga container ko, nakatap lang po yan ha. Nakatap lang po yan dyan. Hindi pa po yan nakapix. Kaya kung magkasingaw man po yan, hindi po problema. Pag naikabit nyo na po yung container nyo, yun pong iiwasan yung magkaroon ng singaw. Ulitin po natin. Tingnan po natin ang Kusumo. Baka mamaya napalakas naman yung settings ko. Yan, ayos na po yung ganun settings. Kaunting-kunti. So yun lang po, susundin yung settings niyan. Napakadali pong i-adjust. Kahit bata po, kayang i-adjust yan. So ito po yung kay Sir Nico. Maganda po, maganda. So, hindi ko na po tatapusin yan. Hinugot ko na po muna ang saksak niya. Kasi yung isa naman na itetesting ko. So kakabit ko po muna. Wala po tayong tagahawak ng camera. Tiga lang po sa kanya. Ito po may pressure pang kaunti. Napagugot, ilang. Pwede matirin sa mukha. Check po ang Kusumo kung okay ba. Medyo malakas pa po ito ng konti. Sabagay, kakunti po yung konting yun. Nasa laylayan na po eh. So pwede naman. Basta i-adjust lang po. So wala naman po problema ng mga buga. Makakasapat para sa motor. Sumasala ng camera ko. Basta yung po settings na yan, sa isang minuto lagi po yung sapat sa motor. Hindi po kayo matatalo. Huwag nyo pong ahanga din na sa kotse ay isang Kusumo din. Talo po kayo. Kailangan po natin kumita. Ganyan po ang bendo. Kailangan kumita. So, tested na po. Yung kay Sir Nico, pwede na ipadeliver bukas. Yung kay Sir Francis, nandun. Tested na yon, bukas din ang deliver, may extra akong isa.
Para in case may umorder pa, may pang ready ako. Kung hindi man mabenta yan, gagamitin ko sa iba kong paglalagyan. Kasi bahala kong maglagay pa sa ibang lugar ng mga car wash. Naghahanap lang ako ng pwesto. So tested na po. Yun po sa mga umorder sa akin, salamat po. Salamat po sa tiwala. Kasi nagda-down po sila dyan ng 50%. 100% naman po makakamit po sa inyo yan. Doon naman po sa mga pintura nyan, hindi po may iwasan pag binyahe yan na pinadala na sa inyo. Hindi po may iwasan na magasgasan yan. Kasi alam nyo naman po, medyo may kabigatan, 20 kilos po yan. So possible po magasgasan yan. Huwag nyo na po intindihin yung gasgas. Kasi yung pintura po nyan ay para lang naman iwas kalawang. Yung performance po, yun po ang ating intindihin. Yung pakinabang po sa kanya. So, yung pintura po, madaling i-retouch. Pinturahan nyo na lang uli. Kung gusto nyo, patungan nyo uli. Walang problema. Kasi, napakalaking bagay po yan. Maalwan po lahat yan. Nandyan na po lahat ang advantages nyan. Wala pa po akong maiisip na disadvantages nyan. Kundi yung napakabigat niya talaga ipadeliver. Yun lang po talaga naiisip ko. So, sa sobrang bigat niya, eh, medyo mataas din po ang delivery fee. So, yun lamang po mga kabendot kakalwash. Salamat po. Please like and subscribe. Pakishare na rin po ng aking videos. Salamat po.